coffee tayo. Okay na po. Tapos puto. Mapagpala hapon po sa ating lahat at bago po tayo magpasimula, pakinggan po muna natin ang awit. Patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong kabanal-banalang harapan na aming Ama. Hinihingi po namin ang pagkilos at paggalaw ng iyong banal na Espiritu sa mga oras na ito, aming Diyos. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Hayaan mo na ipaunawa mo sa amin ang mga salita mo na aming mapag-aaralan sa mga oras na ito. Mataas ka at maluwalhati sa aming mga buhay. Ikaw lamang aming Ama ang siyang maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin aming Diyos, pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus na po aming samot na langin. Amen. 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 So, ang bawat isa po ay makipagbukas sa aklat ng Juan. John chapter 13 verse 34. The New Covenant po tayo pa rin. Ang ating tema at ang ating tatalakayin po sa hapong ito ay ang patungkol sa New Commandment o bagong utos. Ang bagong utos na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo, basahin po natin sa aklat ng Juan, kabanatang 13, talatang 34. John chapter 13 verse 34. Ang sabi po sa John chapter 13 verse 34, a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, also are to one another. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. So, ayan po yung isang panibagong utos na ipinagkaloob at sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Pag sinabi pong kung paano ko kayo inibig, ay mag-ibigan din kayo. Subalit, hindi ho natin kayang pantayan yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Nakuha niyo po? Bakit po? Ang Panginoong Hesukristo, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay. Namatay po siya sa krus para sa atin, di mo ba? Dahil ando doon nga yung pagmamahal niya sa atin. Na yung anang itinuturo ng banal na kasulatan.
Subalit tayong mga tao ay hindi natin kayang pantayan ang kanyang pag-ibig. Bagaman sinasabi niya na mag-ibigan tayo, yun po yung inuutos niya. Kaya kailangan mabago yung pananaw natin sa buhay. Kailangan mabago yung antas ng ating pag-iisip sa buhay natin sa ngayon. Dahilan sa tingnan po natin ang nangyayari sa buhay natin, meron lang tayong siraan tayo, andun na yung matinding galit, nagkakabaranggayan na, di ho ba? So, ibig sabihin kasi walang nabubuong pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig yung tao, hindi ka para siraan. Kung may pag-ibig yung tao, hindi para ibagsak ka, di ho ba? Kasi may pag-ibig nga siya sa'yo. So, saan natin matatagpuan ang tunay na pag-ibig? Matatagpuan lamang po natin ang tunay na pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoong Jesus doon sa bawat isang mananampalataya. Nakuha niyo po? Kasi yung pagmamalasakit ng mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya ay nando doon. Kasi nga po, mahal nga po natin ang ating kapwa mananampalataya, ang ating kapatiran. Subalit magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito, marami pa rin mga Kristiyano na hindi pa rin makita ang tunay na pag-ibig na inuutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, simple lamang, kung ang sarili mo ay nakakaramdam ng sakit pag ikaw ay sinisiraan, e bakit ka maninira ng iyong kapwa? Di mo ba? Kung ikaw mismo sa sarili mo nakakaramdam ng galit at sama ng loob kapag niloko ka, e bakit kailangan mo namang manloko sa iyong kapwa? Di ba? Yun yung ganti-ganti. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, kung paano ko kayo inibig, ay mag-ibigan din naman kayo. So, simple lamang, ano po, kung minahal mo ang iyong sarili, mamahalin mo rin ang kapatiran mo sa pananampalataya dahil yun ang iniutos at bagong utos na sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa banal na kasulatan na yun yung ating pinag-uusapan sa hapong ito. Kaya nga ipakita, hindi natin kayang pantayan ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Dahil alay niya, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Subalit yung makita lamang sa atin na nagkakaisa tayo, pagka meron tayong kapatid na nanghihina, andyan yung pinalalakas natin, andyan yung emotional support natin, kung may financial ka man, financially sinusuportahan mo, andyan yung spiritually sinusuportahan mo siya sa pamamagitan ng encouragement word, sa pamamagitan ng inililift up mo siya, sa pamamagitan ng panalangin mo para sa kanya, so ando doon yung pagmamalasakit mo sa kanya. Kasi hindi mo alam, baka isang araw, kung ano yung kalalagayan ng kapatid mo na yon, eh baka dumating din sa'yo na kayo naman ang magbalit. Nakukuha niyo po. Kaya kapag ka ang isang Kristiyano ay Kristiyano na, mananampalataya na, hindi na dapat kakitaan ng manghuhusga ka sa iyong kapwa. Magmamalinis ka sa sarili mo at huhusgahan mo yung kapwa mo. Na ganito pa ang buhay, na kaganyan pa siya hanggang ngayon. Wag, kasi baka balang araw, ang sabi nga, mapagbiro ang tadhana. Baka magkapalit kayo ng kalalagayan. Ikaw na humahatol sa kanya, ipapunta ka sa ganong uri ng kalalagayan. Mas matinding sakit ang mararamdaman mo kaysa sa nararamdaman niya. Take note po, nangyayari po talaga yan. At mangyayari po yan sa bawat isang hindi pa totoong naglilikod at nag-alay na kanyang buhay sa Diyos. Bakit? Isa ho ito sa dahilan na ituturo sa atin ng Panginoon yung tamang pananaw
patungkol sa salita ng Diyos. Ituturo sa atin, itinuturo sa atin ng Panginoon yung tamang balanse ng buhay natin dito sa sanlibutan. Na habang tayo ay nandito sa mundo, naglilingkod tayo sa Kanya, inaalay natin yung ating buhay sa Kanya, inakikita at ipinakikita natin yung pag-ibig ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga kung paano ka pinagmalasakitan ang kapwa mo, pagmalasakitan mo rin din yung kapwa mo. Kung paano ka tinulungan, tulungan mo rin yung kapwa mong nangangailangan. Kung masakit sa'yo, pag kinurot mo ang sarili mo, masakit para sa'yo, eh huwag mo na rin kurutin yung kapwa mo. Di ho ba? Kasi kung ano yung nararamdaman niya, mararamdaman mo din yun. Yun po siya. So number one, ano po ang sabi? Utos ni Jesus ang mag-ibigan. Iniutos po ng Panginoong Hesukristo ang mag-ibigan po tayo. Ang sabi sa John chapter 15 verse 12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." Ayan po. Ito ang aking utos na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So yun po. Kung paano tayo pinagmalasakitan ni Jesus, kung paano tayo inibig ng Panginoong Hesukristo, ganun din po ang ipadama natin sa ating kapwa. Pangalawa, huwag maghihigante. Ayan. Huwag daw po maghihigante. Leviticus chapter 19 verse 18, "You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons if you own people, but you shall love your neighbors as yourselves. I am the Lord." Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. So, ano ang kakaibang mensahe rito? Huwag kang maghihigante o magtatanim ng galit. Yun yung kakaiba, di ba? Kasi puro love one another. So, sabi dito, kapag ka mahal mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo kay Jesus, ang sabing ganun, kung gumawa man ng masama sa'yo, yung ang sabi rito kasamahan, ibig sabihin, sa loob ito ng church. Pag sinabing kasamahan, mga mananampalataya to. Hindi naman sinabi na yung mga hintil eh, di ba? Pag sinabi kasi pong hintil eh, hindi mananampalataya. So, ang sabi ng Biblia sa Leviticus, huwag kang maghihigante o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. So, di ba? It means isang grupo tayo na magkakasama-sama. At ano sabi? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. Huwag maghihigante, huwag magtatanim ng galit. Nakuha niyo po. So kung gumawa man siya ng hindi karapat-dapat sa'yo, ano pong dapat natin gawin? Alisin natin yung galit sa ating puso kasi nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. Ilagay natin sa kamay ng Diyos ang lahat. Ako nga po eh, kung tutuusin, matindi po yung mga karanasan ko sa buhay na halos ibagsak po ako. Pero inalis ko ho yung galit ko, inalis ko yung sama ng loob, inalay ko sa Diyos. At ang sabi ko sa Panginoon, ikaw na ang bahala dahil ikaw naman ang nangako na sa iyo ang paghihigante. So yan po yun, yun ang paliwanag na aklat po ng Leviticus. Huwag tayong maghihigante at alisin ang sama ng loob, alisin ang galit sa ating puso. Sapagkat ang galit na yon ang magiging dahilan upang ang ating mga panalangin ay hindi makarating sa Diyos. Kaya tandaan, kung nais mo na ang ating hinihingi sa Panginoon, ang puso natin ay maging malapit sa Diyos, alisin ang galit at paghihiganti sa ating puso at isipan. Hayaan natin
na manatili sa puso natin ang pagmamahal ni Kristo, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi mo kaya, dapat ang gawin natin, halimbawa, may isang tao na kagalit ka, sadyain mo, hingiin mo sa Diyos na maharap mo. Yung bang hindi mo naman siya pupuntahan eh. Yung bang may time lang na magkakaharap kayo, yung parang makarecover ka doon sa nararamdaman mo sa Kanya, yun lang yun. Ano ko ng Diyos eh, aalasin ng Diyos siya yan eh. Kumbaga, aayusin ng Diyos yung puso mo. At yung ginagawa mo yun, hindi para sa Kanya, kundi para sa sarili mo. Para maalis yung galit mo, para maalis yung sama ng loob mo. Hayaan mo na makita mo siya. Hayaan mo lang na magkahirap kayo. Diba? Kasi doon mo nararamdaman na, ah, wala na nga akong galit sa Kanya. At tingnan niyo po, awa ho sa taong yon ang ipinapalit ng Diyos. Bagaman, huwag mong ipakita yung ganun hanggat hindi siya nagpapakumbaba sa iyo. Hanggat hindi siya nagpapakumbaba. Kasi siya yung gumawa ng pagkakamali sa iyo. Di ba? Alisin lang yung galit, alisin mo lang yung sama ng loob upang walang maging hadlang sa ating mga panalangin. At dadating ang tamang panahon na aayusin ng Diyos yung laman ng ating mga puso. Sino ho ba ang hindi nagagalit? Nasa laman pa po tayo. Ako man ho, dumarating doon sa punto na pag may narinig, ha? Yung reaction ko na parang nabibigla ka, yung mga tipong gano'n. So kaya lang, after ng mga minuto, ay, Lord, sorry. Lord, patawarin mo ako. So bakit? Nasa laman pa tayo. Ang mahalaga, agad-agad, humihingi tayo ng tawad sa Diyos. At inaalay natin sa Diyos yung ating buhay, yung ating puso upang tulungan tayo na maalis sa ating kalooban, sa ating puso ang ganung uri ng ating nararamdaman. Pangatlo, maging maalap at taos sa puso ang pag-ibig. Nagkatugma po yan doon sa testimony. Kanina, di ba? Naririnig ko, kahit ako yung nag-aayos eh, naririnig ko po yun. So, lumaki po yung puso ko na nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi maganda yung testimony na gano'n, na hinahanap mo siya dahil nung dumating ka, nung pasimula ng pagdating mo, siya na yung nakikita mo. Di ba? At saka meron kang, tama yung sinasabi ng Biblia na, paalabin ninyo ang iyong pag-ibig. Pag sinabi kasing nag-aalab yung pag-ibig, siya yung tipong mayat maya hahanapin mo. Kasi ako ho, sa totoo lang, pag dumarating po ako dito at meron hong kulang, iba ho ang nararamdaman ko, hinahanap ho ng puso ko. Na iniisip ko, nasaan kaya siya, Lord? Anong nangyari? Parang hindi matanggap ng kalooban ko na may kulang sa inyo. Kasi yun yung maalab na pag-ibig. Kasi sabi nga eh, ako ang pastol ninyo at kayo ang mga tupa dito sa sanlibutan. Subalit ang totoo nating pastol ay ang Panginoong Hesukristo. Nakukuha niyo po. At tayong lahat ay mga tupa. Kumbaga, ang bawat isang patuloy na nangangaral, ang bawat isang nagbabahagi ng kanyang mga salita, iyon ang pinagkatiwalaan ng Panginoong Hesus na maging pastol dito sa lupa. Amen. At ang bawat isa ay kanyang mga tupa. Masakit sa isang pastol na nababawasan ang kanyang mga tupa. Kaya di ba, meron niyang parable ang Panginoong Hesukristo na yung 100 na mga tupa, pag nawala yung isa, iiwan yung 99 at hahanapin yung isang nawawala. Totoo po pala yun. Nararamdaman po ng puso ko yun. Sabi ko, bakit kaya, ano kaya nangyari, nasaan kaya siya? Yung mga tipong nasa isipan ko. At dumarating naman ang time na sinasagot naman po na siya. Pero ang dalangin ko lang na sana mag-alab sa puso ng bawat isa sa atin ang pagmamahal, ang pag-iibigan natin, na walang mababawas, kundi magdadagdag pa.
dahil yun po ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ho tayo naririto ay upang gamitin sa kanyang ubasan. Kaya pagka tayo ay ginamit, kailangan tayo ay magdagdag, hindi ho magbabawas. Pag sinabi pong magdagdag, dadami ho at lalo ho tayong sasakupin na ho natin ang bawat lugar na meron na po tayong gawain. Meron na pong mga kaluluwa na dadalhin natin sa kamay, sa paanan ng Diyos. Yun yung sinasabi, kinakailangan mag-alab sa puso ng bawat isa sa atin ang pag-ibig. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from of your heart. Ayan po. Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 22. Ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pa't naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan? Bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. So yun, kung meron ka mang gustong maging barkada, kung meron kaming gustong makasama, kung meron kaming gustong samahan na mga grupo, mapalad po kayo. Kasi yung grupong sinamahan ninyo, ang sabing ganon ay totoo po ito dahil ang sabing ganon ay maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Taos sa puso po ang pagmamahalan. Kaya yung pagmamalasakit ng grupong ito ay taos sa puso, hindi sa muso. Nakuha niyo po? Bakit taos sa puso? Kasi tingnan niyo po, yung inyong mga buhay, yung mga nangyayari sa atin, di ho ba? So, lahat na ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng grupong ito, tinutugon ng Diyos yung inyong kahirapan, yung pangangailangan, spiritually, tinutugon ng Diyos. Di ho ba? So, nami-maintain po ng grupong ito, grupo ng mananampalataya. Kaya mapalad po ang bawat isa sa inyo na sumama kayo sa isang grupo ng may totoong pusong naglilingkod sa Diyos. Di ho ba kanina, nakakatuwa yung testimony, no? Simula nung sumama siya, hindi na siya nawala ng bigas. Di ho ba? Kasi totoo yan. Sabi naman ng isang testimony, kasi nangusap sa puso ko ang Diyos na ikaw ang isama ko. Nagkatugma-tugma. Bakit nangyari sa inyo? Eh, parehas kayo mga Kristiyano eh. Kailangan lang pagsamahin kayo. Kailangan lang mabuo kayo kasi ang puso ng bawat isa sa inyo, ang sabi ng Biblia ay totoo. Kaya kailangan katagpuin din ng Diyos. Katagpuin ka rin ng Diyos. Ibigay din sa iyo ng Diyos ang isang mananampalataya na totoo rin ang puso. Magkakatugma po yan. Kaya anong nangyayari? Blessing po ang kinalabasan. May biyaya po. Kaya maswerte po mga kabataan, piliin ninyo ang samahan na merong totoong puso na naglilingkod sa Diyos. Baka mamaya iniinggan nyo lang kayo sa muso, pero ang tunay na pagmamalasakit ay wala at hindi ninyo makikita. Kaya mapalad kayo, kayong lahat ng naririto, sapagkat ang sinamahan ninyo ay isang totoong puso na naglilingkod sa Diyos. Nagkatugma-tugma ho kayo. Ang puso ninyo, ang puso ng grupo na to, puso ng namumuno ng grupong ito, ay totoo sa harapan ng Diyos. Kaya ang kinalabasan ay maganda ang bunga, maganda ang resulta. Kaya lahat, bawat antas ng buhay ninyo, financially, dumarating ang pagkilos ng Diyos.
di ho ba? Physically, andoon ang pagpapagaling ng Diyos sa inyo at ang pagbibigay ng kalakasan sa inyo. Yeah. Spiritually, andoon yung pagpapakain ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na habang kayo ay nag-aaral ng salita niya, pinararamdam ng Diyos sa inyo yung kanyang galaw, yung kanyang presensya, yung kanyang kapangyarihan. Habang kayo ay nakikinig ng kanyang salita at itinitimo ng Diyos yun, ng Banal na Espiritu sa inyong mga puso. Kaya anong nangyayari? Anong kinalalabasan? Katatagan ng inyong pananampalataya. Magiging matatag po kayo. So, ayun po yung panghuli. John chapter 2, verse 9 to 11. Kasi tapos na po natin yung maging maalab at taos sa pusong pag-ibig. Ang sabi po sa John, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanya kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan. So yun, maliwanag. Di ho ba? Kapag ang sabi ng ganon, ang kapatid daw na mayroong puot sa kanyang puso ay lumalakad sa kadiliman. Subalit kapag ka ang isang kapatid ay, ang sabi ganon, may liwanag. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. At walang panganib na mabubulid siya sa kasalanan. So yun, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. At walang, ano po sabi, panganib na mabulid siya sa kasalanan. So walang panganib na mabulid. Pag sinabi pong mabulid ay matukso, mahulog sa pagkakasala. Bakit? Wala kang puot sa puso mo eh. Pure heart, di ba? Ang sabi doon sa atin binasa, totoong puso ang nasa sa'yo. Kaya malayo ka sa pagkahulog, sa pagkakasala. Subalit kapag ka ang isang tao ay punong-puno ng galit sa kanyang puso, punong-puno ng puot sa kanyang puso, maliwanag na ito ay namumuhay sa kadiliman. Kaya siya ay nananatili sa kasalanan. Isa lang ha, isa lang itong naririto. Puot, ibig sabihin, galit. Kapag ka ang puso ng isang tao ay nananatili ang galit, nananatili siya sa kadiliman. At kapag siya ay nananatili sa kadiliman, nananatili siya sa kasalanan. Simple po. So, yun yung mensahe ng Diyos. Kapag ka ang isang kapatid ay nananatili ang pag-ibig, siya ay nananatili sa liwanag at hindi siya mahuhulog sa pagkakasala. Kasi nasa liwanag eh. So, simple lamang. Yun po yung nais ng Diyos na ipaunawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Isang utos na kailangan nating ipamuhay at makita sa buhay ng bawat isa. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan sa mga oras na to. Dalangin po namin sa iyo na silyuhan mo po ito sa aming mga puso at makita po ito sa aming mga buhay. O Diyos, kung may nakikita ka pa man po na galit o sama ng loob sa aming mga puso, patuloy po namin ito, inaalay, aking Ama. Hayaan mo po na ang galit na ito ay hupain mo at palitan mo po ito, O Diyos, ng pagmamahal. Hayaan mo na ang puso namin ay maging dalisay sa inyong harapan. Pagindapatin mo lamang, Ama, ang puso ng bawat isa sa amin sa puso mo upang sa bawat tibok nito ay maririnig mo at sa bawat daing namin ay malaya ka upang ikaw ay kami ay iyong tukunin. Diyos na dakila,
at tapat. Hayaan mo na ihabilin ko sa makapangyarihan mong kamay ang lahat ng nakinig ng iyong mga salita. Silyuan mo po ito sa kanilang mga puso. Palaguin mo po ito sa kanilang buhay espiritual. Hayaan mo lamang aming Ama na sa bawat hakbang na kanilang gagawin, ang kapangyarihan mo ang siyang patuloy na makita sa kanilang buhay. Ang gabay at galaw ng iyong Santong Espiritu ay patuloy po na makita sa buhay ng bawat isa sa amin na narito at sa lahat na makakapakinig ng mensahe mong ito. Pagpalain mo po sila, aming Ama. Patuloy ka po naming pinupuri o Diyos at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot na langin. Amen. Amen. Huli po ay kapagpalang hapon sa ating lahat. Thank you.